magandang araw mga tao. Ang inyo pong matutunghayan sa episode na ito, ito po yung part 2 nung atin pong napalabas noong February 19, kung inyo pong matatandaan at kung inyo pong napanood, meron po tayong pinalabas yung isang pamilya po na nasa Negros Occidental, yung pamilya po ni Aling Josefina Mangayon na sa tulong po ng aking kaibigan si Torkang Hilaw, nalaman po natin kung ano po yung kanilang kalagayang lalong-lalo na doon po sa kanyang anak. So ako po ay humingi sa inyo dati ng kunting tulong at sobra po ako napapasalamat dahil hindi niyo po binigo ang aking kahilingan. Sa aking mga kaibigan na mga tumulong o tumugon sa aking panawagan, gusto ko lang po sabihin sa inyo na sobrang laki po ng tulong na binigay ninyo, hindi lang po sa akin at hindi po doon po sa pamilya ni Aling Josefina. Labis po siyang natuwa at ganun din po ako dahil hindi ko po in-expect na kaya ko po makapag-raise sa pamagitan po ninyo. Natupad po natin yung ating kahilingan, yung ating pong hinihingi dati na makabili sana ng gamot. At hindi lang yun, nabigyan pa po natin ng kunting bagay lang naman, pero malaking tulong na rin po ito. Tunghayan po natin ngayon kung paano po ito nagawa o na sa katuparan ulit ni Torkang Hilaw, yung second part ng ating interview dito po sa pamilyang Umangayon. Gusto ko lang pong samantalahin itong pagkakataon para po ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga taong tumulong sa akin. Alam niyo po kung sino po kayo. Umpisa ko na po kay Dr. Joe Tihada at saka kay Sir John. Maraming salamat, ma'am, at hindi mo talaga ako pinapapabayaan din. Sa aking kaibigan, kay Sid of Faith at saka kay Don Robert, sobrang pasalamat ko rin sa inyo. Sa aking kaibigan, isang text ko lang din, hindi ko rin to in-expect. Sa iyo, Nance, salamat. Sa kay Waray Vlog Official, thank you so much. At doon sa aking kumpare, alam mo, parin Dave, thank you so much sa iyo. Wala nang maraming satsat, okay ka agad. Ayan, sige, magbibigay ako. Salamat. At ganun din sa aking isang kumare, alam ko, nahiya siya at ayaw niya talaga magsabi, ipasabi kung sino siya. Pero sobra akong natutuwa sa iyo. Alam ko, mahirap ang buhay, pero pinilit mong makapag-share. At hindi lang yun, ha? Hindi ko in-expect, medyo malaki po yung kanyang binigay. Sobra akong nagpapasalamat sa iyo. Alam kong galing sa puso ang tulong na binigay mo. Sa inyo pong lahat ng mga tumulong at sumuporta sa akin, sa mga kasama ni Ma'am Torks para gawin po ang mission na to kay EJ at saka kay Jenny. Kaparehas pa talaga ng pangalan ng asawa ko saka anak ko. Maraming salamat. Akalain mo yun, no? Sa dami-dami ng tao, yung nakasama mo, Ma'am Torks, kaparehas pa sila ng pangalan ng aking pamilya. Maraming salamat sa inyong lahat at sa mga susunod. Sana hindi po kayo magsawa para suportahan po ang aking advocacy na to para kahit papano, meron po tayong matulungan ng mga kapwa natin. Sa inyong lahat po, from the bottom of my heart, maraming salamat at sana'y papalain pa po kayo lagi ng Diyos. Salamat po. So, natanong ko sa gamot, guys. Yung 30 pieces bali pang 1 month na gamot is tag 58 data yun. Kasi sabi ng ano dito sa Gamercury is 1,700. So, ito yung bayad natin. 2,000 yung cash, yung bayad natin. Gusto ko lang po sabihin, thank you kay Sir Ed. Nakatulong na tayo sa gamot doon sa family Umangayon. So, ito na yung gamot na 30 pieces pang 1 month. Ito yung supply sa 2,000 na cash na binigay natin. Dito na kami ngayon sa Barangay Buena Vista. So, ngayon, sulong na kami sa gera. Punta namin ang family Umangayon para sa mission. At saka yung ibang pupunta natin ngayon. So, mag-hi ka, Jin! Jin! Mag-hi ka, oh. So, sulong na kami. Guys, maglalakad na kami papunta sa family Umangayon. So, makasama ko ngayon para puntahan namin yung bahay ni sa family Umangayon. So, ayan, pinasaan yung kalating sako. Salamat sa mga kasama ko na walang sawang sumuporta sa akin. Saka salamat sa nag-sponsor. Thank you for Sir Ed. At sa lahat ng mga taong nag-ano sa mga ginagawa namin about sa mission. Nagsimula na kami umakyat sa bundok. Yes, naman yung dala ko, guys. Medyo mabigat ang ano ko. Ayan.
Ayan yung ano, yung bigas na pinapatalating sa ako. Yung iba niyan, iniwan mo na namin doon. Kasi para din yung sa ibang mga nangailangan. Ayan. Iniwan mo na namin yung bigas guys doon para ma-surprise si ate. Kasi pag tinama namin, malapit na kasama kami sa bahay ni ate, ni nanay. Pag sinama namin doon yung nagdala ng bigas, eh hindi na masurpa si nanay, malalaman yun may ibigay kami bigas. Andito tayo sa pamilya umagayon guys. Magandang hapon sa lahat. Ayan. Bumalik tayo ngayon sa pamilya umagayon guys. Tabi ko tinyo sa episode to sa ating video na pinalabas nung nakarang buwan. Pinalabas sa Sir Ed Edgar Chan. Tungkol sa pagpunta natin dito sa anak ni ate, pamilya umagayon. So ngayon binalikan natin guys. Ito pala yung about sa gamot na binili. Ito pala yung resita, no? Kasi nung nakaraan, pinapunta ko dito yung kasama ko, pinakuha ko yung resita. Hinahanap ni ate kasi nga na nabukod ito sa lalagyan. So ngayon, nakita ko talaga yung resita. 100 pesos talaga yung gamot na kailangan bilhin. So ngayon, nung isang linggo, nalaman ko na taon na pala mula nung pagpa-check up ni ate sa anak niya. Kaya, hindi muna natin binili lahat yung ano na yung gamot kasi nga taon na, so pwedeng maraming magbago sa ano, sa isip or sa katawan ng anak niya, kaya obserbaran muna natin yung anong kaya sabi ni Sir Ed, kasi sabi daw ni ate nung pinapunta ko ito kasama ko 10 pieces muna kasi obserbaran ng 1 week, eh hindi yun epektibo sabi ni Sir Ed pag 1 week, kaya sabi ni Sir Ed is bibilhin yung gamot na pang 1 month. Ang halaga sa isang gamot is 59 pesos. Sabi kasi ni doktor, pag napainom siguro kung may pira lang sila ni ate nung napagkataon na pag-check up nila, siguro okay na yung anak nila ngayon. Kasi sabi ni doktor, pag tuloy-tuloy yung pagpainom ng gamot ng 100 pieces is may ano talaga, service yung talaga na makikita sa anak nila. So ngayon ate, binalikan ka namin ngayon kasi ikaw talaga yung pinuntahan namin ngayon sa mission para iabot ito sa'yo. Ang gamot na binili sa Mercury nung isang araw dun sa city ng San Carlos, ito para ipainom sa anak mo. Ayan na yung ano, ito yung resita dito guys. Tsaka ate, may ibinigay din sa si Sir Ed na binila natin si ate ng gatas para pag pinapainom niya yung anak niya ng gamot, sinasali niya dito sa gatas. Ayan yung mo sama ng gamot. Ayan ate, ay yung pinapagigay Sir Ed, thank you kasi ayan, makakainom na ng gatas kasi dati kasi na-touch talaga kami sa sinabi ni ate na cream pala yung pinapainom nila. Gawa mo, medyo kapos din sa budget, mahirap yung buhay. Ayan, ngayon, sabi ni Sir Ed, bilha mo ng gatas yung family o mga yun kasama ng gamot. Ayan ate, tsaka may kape, taras kanila ni ate, tsaka ni kuya. Biscuit, ayan po. May surprise pa tayo ni ate na ibibigay ngayon guys. Kunin mo. Dog. Ayan. Inago mo naman kami doon para hindi makita ni ate. Kung masabi mo ate sa binigay na gamot ni Sir Ed, saka yung ano, kunting ano natin na para makainom ng anak mo. Ate, anong masabi mo po kay Sir Ed ate? Salamat ko sa iyata sa mukhang mga tapang iskuwa. Ayan. Ayan ate. Sige, may ibigay pa tayo ng bigas ni ate na 25 kilos guys. Kalating sako ng bigas. Sabi ni Sir Ed. Ayan. Sabi ko, surprise natin si ate. Huwag mo na ipakita. Ayan. Sabi ni ate, ba't na tinago? Sabi ko, surprise mo na. Ayan. Sabi, ayan. Kahit umuulan guys, tinago namin yung bigas. Ayan. Daming mission pinunta namin ngayon. Una talaga si ate kasi ibigay ko talaga yung gamot kasi wala siya dito. Kaya pinuntahan muna namin yung ano, yung matanda na bulag din kanina. Actually, gusto talaga ni Sir Ed na ano, yung nag-sponsor na ipabili lahat ng gamot, yung 100 pieces. Kaya lang nalaman namin na taon na pala mula nung ano siya nagpa-check up. Sabi ni ate, kung nagkakilala lang kami ng maaga is kunti na lang yung kulang kasi nakabili na siya dati ng 38 ate, no? 38? Kabo, okay mo napalit sa una. Oh, 38. Ang sa 100 pieces na gamot is 38 pieces yung nabili niya. Sabi ni ate, kunti na lang sana yung kulang para makompleto yung 100 pieces. Kaya lang,
Ngayon pa kami pinagtagbo ni Ate. Ay salamat din sa ano sa Pagyo YouTube ko, kasi kung hindi dahil sa Pagyo YouTube ko, hindi kami nakakilala ni Sir Ed. At ayan, dahil sa pagkakilala namin ni Sir Ed, maraming natulungan na tao na nangangailangan. Ate, ano masabi mo Ate sa natanggap mo ngayon Ate? Ayan ay ibuks abrihi Ate ang kuan, ang bugas ayan. Gay nang yung bigas guys, saka yung ano groceries, saka yung gamot. Oh. Ayan, may mano na sila ni Ate. Kakay na, nai? Ayan, Ate, ano masabi mo kay Sir Ed? Sa natanggap mo ngayon, Ate? Salamat sa likha mo mga bugas. Oo, oh, ayan, natutuwa din si Ate kasi may bigas din sama ng gamot sa kayong ay, gatas. Ay, Sir Ed, maraming salamat daw po. Maraming salamat daw po, Sir Ed. Kasi siguro na ano na din niya sawa na yung anak niya sa sa bigas na mais, tapos minsan di nakakain yung anak niya. Ano, titigan na lang yung ano pagkain. Kaya siyempre, pasalamat din si Ate kasama ng bigas ngayon. Ang gamot, sinasali niya lang sa gatas. Salamat din sa pamilya mga ni Ate na kay Kuya na may ano sila, may kunting ano sila. Kunting grasya. Kunting grasya sila na natanggap nila. Kahit ano sobrang napakalaki na sa kanila sa natanggap nila ngayon kasi hindi sa ilang mabuhay ngayon. Dahil kay Lord, naisipan ko mag-YouTube dahil kay Lord, pinagtagpo kami na sa nag-sponsor nito ni Sir Edgar. Garchan, thank you so much sa nag-sponsor nito sa gamot, sa family yung mga yun at sa bigas at saka itong kunting groceries. Thank you so much. Natunghayan na po natin yung kwento ng buhay ni Aling Josefina o mga yun at yung kanyang anak. Gusto ko lang po sabihin sa inyong lahat na mga nanonood ng aking video na to, sa aking vlog, na lahat po ng gamot na kailangan ng anak ni Aling Josefina is kakayanin po nating maibigay. Subali, pinapangako ko po kasama ng tulong ni Ma'am Torx na ibibigay po natin yung 100 pieces na gamot. At ganun din po, dahil nga po meron po po tayo na kolekta na konti. So binili po natin ng kalahating sako na bigas. Yun po ay 25 kilos po. Yun po yung pinaka-surprise din ngayon natin sa pagbisita. Gusto ko lang din iparating yung aking taus-pusong pasasalamat sa aking kapatid, sa iyo, Mana Elsie, Kuya Alex. Salamat sa inyo at lagi din po kayo nandyan para suportahan at gawin ninyo yung mga pinapagawa ko at pinapakisuyo ko sa inyo. At higit sa lahat ng mga tao nanonood sa mga palabas ko, wala po ito at hindi po ito mangyayari lahat kung hindi po dahil din sa mga suporta ninyo. Sana hindi po kayo magsawa para panoorin ang aking mga video at inaasahan ko po na mananatili po kayo nandyan para suportahan ang aking mga pangarap sa buhay. Maraming salamat sa inyo and God bless everyone. Bye-bye! Kalimutan ng subscribe sa aking channel, Edgar M. Chan, sa mga hindi pa lumikit sa akin.